Magandang araw mga ka-TH. Muli nandito na naman tayo para sa isang topic. Napaka-importante na naman ito mga ka-TH. Ang topic natin na ito ay tungkol sa mga posisyon ng mga small deposit. Hindi lang isa ito mga ka-TH. Kaya lang ang topic natin ay mag-uumpisa sa punong kahoy. Ito kasing punong kahoy na ito ay common. Yung position niya, yung alignment niya, doon mo matitrace yung alignment ng small to big deposit kung paano umiwas sa big. Ngayon, ang common kasi nakikita natin mga puno, mga ka-TH, pag nakakita kayo ng ganito, magkatabi. Ang pagitan nito ng dalawa na yan ay around 10 feet yan, more or less 10 feet. Iba-iba naman ito. Sa ibang area, 5 feet lang to. Halos magkatabi siya. Ganyan lang ang pagitan nito. Itong dalawa na to. Meron namang iba, ang pagitan niya ay mga around 12 feet siya. Iba-iba. Pero, paano mo matitrace yung deposit na nakalagay dyan? O ano ba talagang deposit na nakatuon? Ano ba yung nilagay dyan? Ito kasing alignment na to, mga ka-TH. Mayroong compass direction yan para malaman nyo na may depositong nakabaon dito sa dalawang puno. Identical na puno ito. Let's say, ang isang puno na to ay sampalok. Itong isa din na to, sampalok din. Bisa, punong mangga. Pareho siyang punong mangga. Yan. Parehong punong mangga. Ganyan ang alignment niyan. Pero, ang direksyon nito ay dito ang west, nandito ang east. Pag pantay na pantay, west-east direksyon niyan, may laman dito, ka-TH. May load dito. Alinman sa dalawang puno na to. Siguraduhin nyo sa compass, west and east direction, ka-TH. Paano nyo malalaman kung ang laman nito ay small o big? Titingnan nyo dito sa west direction niya. Kapag may puno dito, nakatulad din niya, halimbawa ito, pareho ito mangga. Mangga pareho yan. Tapos dito, mayroon pang isang mangga. Pareho din yan. Perfect ang direction yan. Pagka tinignan nyo ito sa compass, ayan yan, west and east direction. Mga ka-TH, kapag ka ito'y mangga din, nasa big 5 to ka-TH, nandun ang small deposit. Ayan ang alignment niya. Pero, paano tutubukan ang small deposit dun? O pwede nyong tumbukin yung kahit na walang locator eh. Pero mas maganda kung may locator kayo. Kahit na walang locator, basta susukatin nyo, matrace nyo lang kung nasaan itong, kung saan sa big 5 nakatanim ito. Mabanggit ko nga pala, maalala ko nga pala, ang mga puno, kung ito ay ano, kung ito ay acacia, let's say itong isa na to acacia, tapos ito naman, acacia din, yung dalawa, pareho din yun, may laman din yun. Nandun din ang small, nandito ang big. Pero, kakaiba ang pagkakatanim sa acacia, mga ka-TH. Dahil ang acacia itinanim ng hapon, dito nila itanim ang acacia sa pinakamaliit ng big 5. Kaya kung magsusukat kayo, ito kasi 9 feet ito eh. 9 feet hanggang dito, center. Kung magsusukat kayo mula dito, kung acacia yan, tutumbukin nyo ang puno. Ang mangyayari yan, mga ka-TH, ganito. Pagkagagamit kasi kayo ng locator, ito, 9 feet ito. Mayroon pang isang deposito dito. Yung nakaraang pinag-usapan natin, isang deposito nito, pero ang layo niyan, 15 feet na. Malalaman nyo naman kung may locator kayo kasi ito malapit lang eh. Pag na-detect nyo dito, wala na kayong masagap, lampas na, layo na,
Ibig sabihin, wala yung big 5 dyan. Nandito yung big 5, nandito. Pag na-trace nyo rito 9 feet, meron 9 feet. Ayan, matkuha nyo na yan. Tapos 9 feet uli. Nagmula gitna. Gitna sa gitna, mga kap-TH. 9 feet. Ayan ang big load area. Itong isang deposito na to, gaya ng napag-usapan natin nakaraan, ang secondary intercardinal position niya dito, meron niyang deposito maliit dyan, pero merong mas mababaw. Ito yung binabanggit ko na deposito na natumbok namin sa 60 feet. Meron pa isa dito yan, ka-TH. Meron pa isa dito yan. 15, another 15. At yung isa dito, 15, ilan na yun? 45 feet na yan. Kung dito manggagaling ang sukat, mula hanggang dito, gaya nang nabanggit ko nung nakarang upload natin, 24 feet yan. Nandito yung small na maliit eh. Mga 8, to, mga 10 feet more or less. Ginawa ko lang sample doon, 12 feet eh. Mula dito hanggang dito, 12 feet. At binanggit ko doon. Pero mali yung 12 feet. More or less, 10 feet yan. 10 or 8 feet nandito. Secondary intercardinal yan. Kasi ito mula dito. Ayan. Possibly dito. Okay. Ayan. Dito, mula rito hanggang dyan, 24 feet. Kapag ka naman mula dito hanggang dito, 39 feet na yan, ka-TH. Kapag mula dito hanggang dyan, ilan na to? Plus 15. 15 feet ang pagitan yan, mga ka-TH. 54 feet na dito. Ito. Yung puno na dalawa, ka-TH, nandito lagi yan. Dahil meron pang isang maliit yan dito, yun ang pinakamaliit na andun yung isang puno. Either na ang isang puno nandito nakatanim, yung isa nandito, at yung isang deposito nandito nakalagay. Ganyan ang position yan. Pagka magkatabi masyado itong puno na to, kunwari 5 feet lang pagitan, kasi 15 feet ito eh. Ang distance nito 15 eh. Kapag itong isang puno na to nandito siya, ang pagitan niya 5 feet lang. Kailangan magsukat na kayo, mga TH. Kasi ito importante to, mga TH. Kailangan niyo to kasi multiple deposit alignment na to eh. Ang sukat niyan, alam niyo kung ano, 69 feet. Pag mula dito sa center. Pero kapag dito kayo nagsukat, ibang sukat niyan. Dito 15. Susunod dito ay 30. 30 na dito. Susunod dito ay 45. At ang last ay 60 feet. Yan ang huwag na kayong lalampas dyan, mga ka-TH, dahil dito nilalagay ang napakalaking deposito. Kaya nung nasabi ko sa inyo nung nakaraan na hindi muna applicable gamitin ito dahil nandito ang pinakamalaking deposito. Baka magkamali kayo ng sukat, lumampas kayo, big load pala. Pero ang distance nito nasa around 30 to 40 feet din eh. Ang isang small deposit na naka-align sa secondary intercardinal, nandito yung ka-TH. Malayo na to. Ang distance nito ay 84 feet, ka-TH. Yan, distance niya. Yung natumbok namin, na ginamita namin ng dinamita, ganito yun. May puno na ng mangga na bonsai na hindi lumaki. Ito yung alignment nun. Pero ito yung hindi namin tinumbok to. Nagkataon lang kasi na may punong mangga dito. Kaya alam ko na agad. Kasi nung ginamit ko yung compass, ito, secondary intercardinal ang position niya eh. Andito yung manggang napakalaki. Sa gitna niya. Minumulto yung mangga na yan.
tuwing hapon ay ayaw nang pumunta ng matandang may-ari kasi lagi siya nakakita dito. Dito yung tinamaan namin na bolt na 12 feet lang dun sa isang upload ko mga ka-THs. Ito. Ang distance niya 84 feet mula doon sa center. Mula dito. Yan ang alignment doon sa isang in-upload ko na tumama kami sa bolt. Na mababaw lang. 6 feet yung tuktok. Basta ito tatandaan yung mga ka-TH. Itong small deposit na to. Ito ayan. Ang distance niyan. Huwag na kayong lalampas dyan. Yung pinakita kong puno kanina. Ayan ang alignment niyan. Kapag kawala itong isang puno na to, minsan ang nakalagay dito, bato. May batong nakalagay dyan. Mga marker na bato. Subukan nyo i-align ito. Pagka ito naka-align ng east-west, i-diretso nyo sa west to. Saktong west. Makikita nyo may marker dito. Ito na yung center. Ayan, pag sinukat nyo hanggang dito, hanggang 69 feet maximum. Kapag itong puno na huli na to ay nasa 65 kunwari, either na nandito ang deposito. Kundi siya nandito o nandun sa kabila. Yan. Mayroon pang isa yan dito, mga ka-TH. Kapag ito magkadikit lang, mayroon pa isa dito yan. Naka-align yan. Kung ang distance dito mga around 8 feet lang, ang isang deposito na maliit na dito, at ang pinakamaliit na doon, mas mababaw ito, ka-TH. Ito ang mas mababaw. Nandito sa kabila. Kaya dapat dito kayo maghukay. Ayan yung sikreto sa puno, mga ka-TH. At tagal ko na rin hinahanap to, wala nagpapaliwanag dito. Ngayon, pinaliwanag ko sa inyo. Hindi nyo na kailangan magparimap, mga ka-TH. Lalo na magagaling sa decoding dyan, i-apply nyo sa decoding to. Nako, magaling pa kayo dun sa iba. Kasi ito, engineering, saka kinumbay nyo yung decoding. Ang husa inyo na, mga ka-TH. Hindi ako marunong sa decoding. Mas malupit na kayo. Pero ito, tinuro ko yung mga sikreto. Ayan. Kapag may puno dito na akasya, laging tatandaan, dito nakatanim yun pag akasya. Dito yun nakatanim. Sa maliit. Ayan. Ang nagtataka ko, kapag ka mga fruit bearing tree, either na nandito, pero mas madalas nandito nakatanim. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun ginawa ng hapon. Lagi nandito. Pag ginamit nyo yung locator, mga ka-TH, pagka sanay na kayo sa locator, handalin nyo lang matutumbok to. Magkakalapit lang yan eh. Kapain nyo lang paulit-ulit. Makikita nyo yung mga position nyo. Kasi nasa cardinal point lang yan eh. East, west, east, north, south. Yan lang yung position yan. Yan lang ang gawin nyo. Kapain nyo kung paano ito, position nito. Dahil kaya nyong tumbukin yan. Pag nakuha nyo itong mga position nitong apat na to, pag nakuha nyo yung position nyo ng apat na yan, alam nyo na na dito ang center, dito na kayo magsukat. At ang gamitin nyo ng distance, itong 69. Mula dito, papunta doon. Ito lang yung more, ano to ah, itong approximate. Itong 69 na to, approximate yan. Kapag ang puno ay nandito, yung dalawa na yan, magkatabi yan, 8 feet lang pagitan, ang isang deposito nyan, nandito makatingin. Nasa kabila ng puno. Isa naman nandito sa kabila. Ito ang hukayin nyo na yan ang mababaw. Pero pareho small deposit yan. Pwede kayo mamili. Kung intercardinal naman ng secondary intercardinal naman ang target nyo. Dito, secondary intercardinal. Ang alignment nya 113 degrees. Ang deposit, ang load nya nandito ka TH. Nasa distance na 80 feet to 84 feet. 85 feet yan. May mga site na wala ito, hindi nilalagyan ang hapon ng ganito. Kasi ang alignment nito ka-TH, ang katambal niya nandito eh. Yung tinuro ko dun sa isang upload ko eh. Ayan ah. Naka-align talaga yun, walang mintis yan. Yung tinamaan namin si 60 feet sa Cavite, ito yun. Yan.
Ito naman yung tinamaan namin ng may dinamita namin, dinamita. Mayroong bonsai na puno na mangga. Ayan ang tamang alignment. Para di makalimutan mga ka-TH. 69 number, napakahalaga. Pagka mula dito sa center. Pag akasya kasi dito eh, ano na yan eh, 60 feet lang yan eh, manggang dito eh. Ito yun oh. Kasi 9 feet ito eh, babawas mo yung 9 feet eh. Yung dalawang to. Ulit mga ka-TH sa ano lang, yung buod lang, bubuod din natin. Pag may nakitang dalawang puno magkatabi, ang distance niya 10 feet more or less. Ayan yan. Kung east to west. Kapag east to west siya, tingnan sa west. Kapag ka may puno o kaya batong marker niya nakarekta doon sa west. Yan, rektang-rekta yung direction. Alam nyo na yun. Itong dalawang magkatabi niya, nandiyan ang small deposit. Nandito yun ka-TH. Punteriyahin nyo. Kapag batong ganyan lang, walang puno, ayan, ganyan. Pero ang direction niya, rekta doon west. Naando ng small depo. Sukatin nyo na. Napaka-importante ito. Ilista nyo na kasi di ko alam kung kailan tatagal ng vlog ko na ito. Baka dumating ang time na kailangan ko na i-delete ito. Kahit may nakita kayong ano mga nagre-remap sa ano ito lang ba magkakaroon ka na kayo ng idea. O kaya naman yung bato. Makita niyo yung bato na pinaghiwa-hiwalay. Ayun mga katunayan niyan mga kapatid. Isang katunayan yun ng deposito na pagka ang bato ganyan tapos eh, biyak-biyak siya. Yan. Nasa center yan. Oh. Nandito sa Big Five area yan. Lalo na pagka ginawang parang pagong itsura niya. May ulo pa dito. Yan. Big Five yan. Tapos nakalingon dun. Minsan baliktad. Eh. Dito nakalingon yung ulo. Pero may buntot dun. Doon naman nakaturo. Gamitin nyo na lang logic nyo. Pagka dito yung ulo, may buntot dun. Tingnan nyo. Sa distance na mga 50 feet, 6 hanggang 67 hanggang 70 feet hanggang dito. Pag mayroong marker na bato doon, magka-align ako. Alam niyo na agad. May idea na agad kayo na andun yung napakadali niyong hanapin. Kasi dito ang lalim niyan, mahirapan kayong kunin niyan. Gamitan niyo, ambaw may existing kayong operation, hanapin niyo yung pinakamalaking deposit sa area. Tapos gamitan niyo ng mga remapping dito sa ibang in-upload ko na remapping, alignment ng east, yung secondary cardinal, intercardinal, at secondary intercardinal at saka intercardinal at saka cardinal point. Ang unahin yung mga intercardinal saka secondary intercardinal. Doon nyo i-align. Alam, may makikita kayong marker check. Pag nakuha nyo kung nasaan yung big load na area, kaya nyo na rin mag-remap at matuturo nyo yung target. Okay mga ka-TH, meron nga pala tayong shoutout. Shoutout kay Eustachio Canon, Robilin Lopez ng Zamboanga, Sibugay Province, Ramir Magpoyo ng Davao del Norte, Hunter Douglas Monet Sambo from RM357 at Little Christoph Vlog ng Baguio City, Katrina Lariosa ng Maramag Bukidnon at Mary Ann Lariosa. Ha, magkapatid yata itong dalawa ito, magkawag-anak. Okay mga ka-TH, yan lang muna ating may bibigay sa inyo. Muli, maraming salamat sa inyo. God bless. Ingat lagi sa mga operation. Magandang araw muli sa inyong lahat.